Morning, breakfast time. Ito tayo, magre-record kasi wala na tayong ma-content. Ito, sabi nyo walang content, marami yan. Ayan, ang lagi kong pagkain. Everyday, ganyan. Pero ayoko na ng marami kasi nakakasawa na rin. Pero wala naman tayong ibang kakainin. Kung hindi ganyan, hindi naman tayo makapagluto dahil wala na tayong time. Gigising tayo sa umaga. Aray, ang sakit na laglag. Kasama yun sa content ko. Mabigat kasi, malaki. Ano to eh, ilang kilo ba to? 1.8 kg. Kaya mabigat. Isa, more than isang dangkal ang taas. Mahaba yung kamay ko. Diba? Mahaba. Oh, ma? Eh, hi, good morning. Ito, ang pagkain ko. Ayan, gatas. Puro gatas na lang laman lagi ng tiyan ko. Pag minsan, pag wala rin ako makain sa gabi, gatas pa rin, o, diba? Tapos itong isa, gagawa ko ng palaman ko. Ay, wag na, ito na lang. Ayoko magpalaman, mamaya na lang akong hapon. Gatas din pinapalaman ko. At ito po, lagyan na natin ng tubig. Ganun lang ang pagkain ko, syempre, ayan. Lagyan natin ng tubig, konti muna para hindi umapaw o mag-overflow. Then, mix. Mix the milk and quaker oats and kalabasa buto. Squash seeds. Buto. Ayan o, may squash seeds siya. Makikita nyo naman lagi yan. Tapos dagdagan na siya natin ng tubig para masaya. O, ayan na siya. Tapos, yung over na tubig, dito natin. Kasi kailangan din natin ng tubig sa ating katawan na yan. Tama-tama lang yung pinapainit ko. Alam nyo bang mahal ang tubig dito sa Bahrain? Sasabihin ko sa inyo ha. Ito yung tubig. Ito yung tubig ha. Alam nyo kung tatlong ganito. Kasi 350 to. May promo pa to. Ha? Ito, ang magiging presyo nito is, parang ano, tatlo nito is 1 dinar eh. Ang 1 dinar equivalent to peso is 154. Yan ang palit ngayon. 154. Kaya mataas ang pera dito sa Bahrain. 154. May promo pa to ha. Promo to. Minsan nga to, mas mahal pa eh. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng tubig yan. Di ba? Dito, mura ang gasolina. Kasi factor sila ng gasolina dito. Pero ang tubig, pinupurifyin pa kasi ito eh. Inaano talaga nila. Galing yata ito sa dagat na tubig eh. Tapos ginagawa sa makina. Wala naman silang ibang kukunan. Hindi ko alam. Basta ganun ang narinig ko dati. Hindi ko alam talaga. Pero syempre, marami pa silang ginagamit na chemical dito para luminis at maging maganda sa ating kalusugan. Kaya, ayun. Ayan. Mahal. Diba? Sarap ng tubig. Inumin natin to. Sarap. Ayan ang pagkain ko. Pero kaninang umaga, pag umigising ako, minum na ako ng tubig niyan. Mga kalahating baso lang. Kasi hindi ganun makakainom ng ano, diba? Nagmumumog lang ako. Wala pang toothbrush yun. Wala namang amoy, di ba? Mumug ka lang para maalis yung konting ano, panis na laway natin, ganun, dahil sa tulog, di ba? Tapos, iinom ako ng tubig niyan sa akong maliligo. Ayun, lumabas na ang hangin sa tiyan natin dahil nalagyan ng tubig, di ba? Puno to, iniinom ko. Ayun. Maganda kasi ang tubig sa ating katawan. Diba? Pumayat na talaga ako. Pero yung harap ko, hindi pumapayat yan. Yan taas ko. Ang aking alindog, hindi pumapayat. Malaki pa rin. Sobra-sobra sa ano yung... Sobra-sobra sa bra. Kasi double D ako eh. Ang babae kasi, napunta na naman tayo sa ibang size. Kasi nakikita ko, ang size ng mga babae is meron E. Pinakamaliit, B, medium, C, C is large, D is X-large, double D is XX-large. Nandiyan ako sa XX-large. Yan ako.
Pero maliit ang dito ko. Maliit lang siya. Yun, di ba? Pinagpala ng nasa taas. Dati ayoko. Sabi ko, buti pa kayo. Nakakapag hindi nakakapag-bra. Pwede sa bahay. Pero ako hindi pwede. Nakakahiya. Tapos, sabi, nakita ko may lumalaban na Miss World or Miss, mga Miss, ano, wow, asset pala yun. Eh, di, thanks God. Kasi noon ako, siyempre bata ka pa, hindi mo pa alam. Kaya pala, pag sumasakay ako sa jeep, mga tao, tumitingin sa dibdib ko. Imbis na tumingin sa mukha ko, sa dibdib ko patitingin. Bata pa ako nun. Kasi ang taba ako. Sobra-sobra talaga. Pwede mo na isampay. Nakakainis eh. Ganon. Pero, nandang huli na-realize ko, maganda rin pala. Ganon. Kaya pasalamat ako sa taas. Meron kami. Diba? Yung iba nagpapaturok pa. Eh kung meron ka niyan, hindi ka magpapaturok. Oh, sige na, babay na. Hanggang doon na lang ang aking at magbe-breakfast na ako. Ayan, itumuloy ko uli ang aking vlog, ang aking content. Ito po, kain tayo. Ilan yan? Toasted, ano, masarap naman to kasi may cream, may ano siya. Basta marami siyang ano, hindi lang siya basta toasted na ano. May cream to, nabasa ko sa lalagyan eh. Saka malinam-nam siya, kaya isaw-saw na natin, hugasan na natin yan. Ganon, o diba? Ang lapot. Sarap niyan, para hindi ako matuluan. Siyempre, kailangan ko to. Mmm. Di ba? Ngayag-gayag sa piyasa. Sarap. Yan lang ang breakfast ko. Yummy. Mmm. Malutong. Sarap. Ito yung pagkain na madalian. Pero masarap. Kasi pag umaga naman, nakakatabant naman pura gawa. Nakakatamad naman talagang kumain pag umaga na iba ang may sabaw. Hindi masarap yun. Sa tanghali pa siguro. Okay, pero pag umaga, katulad ng mga sinigang, hindi siguro. Gusto ko yung ganito. Simple lang. Walang amoy, gatas lang. Masarap, malinam na maraming gatas. Creamy-creamy. Oh. Malinis sa katawan ng gatas. Kasi, tingnan mo yung bata, walang tagihawat, di ba? Kasi puro gatas lang kinakain nila, walang mantika. Kaya ito, ay wala rin akong tagihawat. Mmm. Sarap. Inom tayo. Ay, yung mga buto ng pakwan ako dami. Hindi pakwan, kalabasa. Ay, yung dami, oh. Di ba? Alisin natin, kasi baka mainom ko, hindi ko mauya. Alisin natin po, maibabaw na sila eh. Baka mahigop ko yan. Ang dami oh. Mainit-init pa. Sarap. Biruin mo, puro gatas yan. Sarap. Mmm. Ngayon, isaw-saw na natin to para maubos na to. Ayun yung mga ano. Ayun, may ano. Maraming ugat kamay ko kasi ano. Masipag ako. Kasi masipag ako. Kasi ako nagluluto ng pagkain ko. Hindi ako nabibili sa labas. Mas masarap yung luto. Saka na kukontrol ko yung mantika. Diba? Mmm. Opo. Ay ano. May buto. Mmm.
Ang lalaway kayo dyan. Kaling ko to. Sarap po. Alam niyo bang puro gatas ang kinakain ko? Diba nga, mahaba na yan. O, diba? Nagpapakinis ng muka. Ang gatas. Ang gatas. Eto siya. Ito ko sa inyo, ang gatas. Ito ang gatas ko. Masarap. Masarap. Dati hindi ko na-appreciate siya, pero nung dinamihan ko, masarap siya. Sabi ko, ibang lasa eh, kasi nag-iba yung lasa nito. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon, gusto ko na siya. Kasi nabasa ko, oh, di ba, nalaglag. Sabi niya, vitamin E and D. Calcium and protein. Di siyempre, kulang ako sa protein kasi lagi ako nag-i-exercise. Kaya protein ang kailangan ko. Kaya pala may ibang lasa siya. Kasi, yun yun. Hindi ko kasi dati, first time ko kasi nakatikim ng ganitong gatas na ibang lasa. Kaya ito, ginamit ko na. Masarap siya. Ngayon, na-appreciate ko na siya. Masarap. So, masarap talaga siya. Kain tayo. Subukan nyo. Maganda sa katawan. Hindi nakakatagihawat. Try nyo.